I-break in muna natin itong aking gulong. Tigas. Ayan o. Kapag bago pa, break in natin. Chill ride lang tayo. Yung gulong sa likod, break in muna natin. Kahit maka 100 kilometers lang ay okay na. Dito tayo. Kalmado ang dagat. Military camp. Oh, hindi naman madulas ang aking gulong.
masyadong otigas. Masyadong matigas. Ganito, umiinit siya. Kasi malayo nang narating ko. Bawasan natin ang hangin. Okay. Nandito na ako from Birak. Dito na ako nakarating. Ayan, San Miguel na ito. San Miguel. Siguro mga 15 kilometers or 20. This thing. Alright. Sa likod. Sana okay ang aking camera kasi kahapon nagkuhan ako, nag break in ng aking gulong. Naghang yung video. Yung video hindi gumagalaw pero nagsasalita. Alright. Dito ko naisipan mag break in kasi okay ang kalsada para sa gulong na ito, tapos kuwan siya zigzag. Di muna tayo magbabangking, o di ba? Diba? Ganda mag-break in dito ng gulong. Time check 6 o'clock. Umalis ako ng bahay ay 5 o'clock. Hindi naman mabilis yung patakbo ko. Kita nyo yan, no? Zigzag, di ba? Uy. Ganda talaga tingnan ang motor na kulay puti.
Uy. Overshoot sana yun eh. Tingnan na natin kung mayroon siyang fog. Ay, wala. Untik na. Nakatingin kasi ako sa likod eh. Huwag niyong gagawin yun. San Miguel. Ayan guys, ang kabundukan dito sa San Miguel. Parang mabilis mapudpud itong gulong na ito. Tinisting ko lang kung okay siya. Kasi dalawa ang pinagpipilian ko eh. Yung B-rubber. Yung B-rubber, ang price dito ay 3,001. Mayroon siyang 110 by 90 by 10 doon sa isang store. Pero naalangan ako gumamit ng ganun, kaya umorder ako online nitong gulong. Nasa 1,004. Sigsag dito, di ba? Testing muna natin bago bumangking. Haba ng kurbada na to.
mag-gloves tayo. Malamig. Tabi-tabi po. Lakas. Para safety. Ayun, nag-stop sila, manghihi, naihi na sila. Dapat nagdala sila ng bote para maka bawas. De, bad yun. De, pero may nabibili na ngayon na portable. Alright. Tuloy ang break-in natin ng gulong. Oh, lamig dito. Yes. Ayan ang tulay ng bato. Yan ang pinakamahabang tulay dito sa Catanduanes. Ayan. Matagal na yan. Yung dating mga tulay dyan ay laging nasisira ng bagyo kasi medyo mababa. Kasi pag bumabagyo, umaabot dito sa kalsada ang tubig. Yung last na bagyo, hindi yan inabot, hindi umapaw dyan. Pero pagdating dito sa unahan, dito sa unahan ay hanggang dibdib ang tubig, hanggang dibdib na. Kasi dyan kami sa bundok na yan nakituloy nung paparating yung bagyong Rolly. Dyan kami tumuloy. Tapos nung matapos ang bagyo ay naglakad na kami pauwi ng bahay. Napakalayo niyan, mga 11 kilometers nilakad namin hanggang dibdib ang tubig dito. Tapos nadaanan namin yung mga poste ng kuryente dito ay kuha na siya, tumba na, wala nang makadaan na mga service, mga auto, tricycle, wala na. Kaya nilakad namin ito patungo sa bahay. Nag-start kami ng lakad alas 8 pasado. Dumating kami ng bahay ay mag-alas 12 na. Kasi siyempre habang naglalakad kami, puno ito ng mga debris, mga poste, mga dahon. Habang naglalakad kami, siyempre may pumapansin sa amin, may kinakausap kami, kinukumusta namin yung kalagayan nila. Tapos yun, hanggang dito, may landslide dito. Tapos yun, ganda dito.
Hindi pwede mag-banking. Barangay Kabugaw. Galing na tayo ng CP. Di ko na pinatay yung aking video, yung camera. Bahala na. Uy. Malabo ang aking side mirror.